Hi mga kabida, nababalik po ang inyong sinting-sinting ateng na si Ate Press. So sa mga nakaantabay po sa aking YouTube channel, ayun, kung nakikita nyo, almost one month po tayong walang vlog ngayon. Inasikansong importante lang po ang inyong ateng. At may mga nangyari po kasi na mga bagay na personal na sobrang importante kong ginawa. Ayun, sa mga nakaantabay sa mga tutorial vlog ko, dyan na pending po ako, pero siyempre, patuloy pa rin naman po yung tutorial natin. So, kung ano nga po yung mga nangyari sa akin sa past few weeks, yun, ipapamahagi ko sa inyo yung importanteng nangyari sa akin. And then, siyempre, hindi muna tayo tutorial ngayon. Personal vlog muna po tayo. Kabida, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala ang inyong simpleng-simpleng ateng na si Ate Press. This video, hindi po tayo tutorial, pero gusto ko pong ipamahagi yung importante nangyari sa buhay ko. At syempre, maipamahagi ko rin po sa inyo. Ayan, syempre ang YouTube channel ko naman po kasi is about tutorial, personal vlog, travel vlogs, or about family or something. So, gusto ko rin po yung mga nangyayari mo rin sa buhay ko. Eh, nalalaman din po ninyo, lalo na ilang weeks din po ako hindi nakapag-vlog. Ano nga ba yung nangyari sa akin? So, alam ko po maraming mabibigla, lalo na po yung mga nakakilala sa akin, mga kaibigan ko, mga relatives ko, siyempre sa mga malalapit sa akin. Ayan. Siyempre yung pamilya ko alam na alam naman na to. Kasi siyempre sobrang tuwa din naman nila. Kaya yun, siyempre sila yung una kong sinabihan. So, ano nga po ba ito? Ayoko nang patagalin. So, ito po yung pinaka-importante nangyari sa buhay ko. Isang life-changing na sobrang kinatuwa, kinakaba ko, at syempre, this is my prayer noon pa. Ito. Kabida, medyo naiyak po ako. There is of joy na nangyari. I'm happy and proud na sabihin po sa inyo na 9 weeks na po ang aking baby sa aking sinapupunan. Ayan. So, mami-mami na po ang inyong ate. Hindi po maraming mabibigang kaibigan. Lalo na yung mga nakakilala sa akin. Lalo na sa love life ko yung mga nakakilala sa akin. So, ako din po kasi nanggaling sa isang long relationship na almost 9 years o yung mag-iisang dekada lang. So, yun. In my 20s of age, naging kami. Tapos, yun. May mga nangyayari na na akala mo kayo na hindi pa pala. So, yun. So, a year ago naman na nangyari. Yung nangyari na sa amin ang Pasko na medyo nagkalabuan kami. Siguro doon naging matured yung utak ko. Dati, sinasabi ko, parang namuwang walang nangyari sa 20s of age ko. Almost one decade. Puro sa kanya lang. Siguro galit lang ako noon. Pero sa nangyari na long relationship namin, doon ako natuto. Naging matured ngayon. So ngayon, with my new partner, siya yung nakapagbigay na kulay sa buhay ko. Hindi ko akalain na noon, pinapangarap ko talaga yung sa akin na. Lahat naman siguro, di ba? Pinapangarap ko. Dito ako naiiyak. 31 na ako. Yes, yes, yung nangyari sa buhay ko. Thankful talaga ako. God, thankful ako sa mga
sa mga nangyari din sa buhay ko kahit na. So, maraming nangyari. Nagpapasalamat din ako sa Pasko, sa mga tao nagmahal sa akin ako na naging malapit sa akin ako na sobrang saya din nila para sa akin. Yeah. So, sobrang saya na rin naman namin dahil may kanya-kanya na kaming buhay ng Pasko. Ayun lang, ang papapayo ko lang sa inyo. Siguro sa love life, man, yun, na importante maging content ka. Hindi lang pwedeng mahal mo siya, gusto mo siya, ayaw mo siya mawala sa iyo. Siguro may mga pagkakataon lang po talaga na kailangan mo rin mag-give up. Lalo na kung yung tao minahal mo, eh, ayaw ka na, sumuko na sa iyo. Kailangan mo na rin, sumuko. Kasi siguro yun yung way ni God, may mas makikita ka na mas deserve yung pagmamahal na binibigay mo, yung mas kukumpleto ka. Ayun, hindi lang importante, mahal mo lang siya. Be contented. Kasi kung hindi ka contento, you are nothing. Siguro hindi mo makukuha lahat ng gusto mo. Dati pa, sabay kayo nangangarap. Hindi yung nangyari sa akin. Dati pangarap ko lang, nangyari ko noon na sabi ko, kahit isang anak lang, sabi ko, sana maging isang ina din ako. Lalo na pag nakikita ako na may anak na, yung mga kapatid ko. So, nandun yung inggit, pero alam ko namang mali ako may inggit, diba? Doon ako naiiyak kasi ay ako may una. Ayun. Kaya, thankful ako kay God. Thankful ako. Binigay niya ako. Saya. Buhay sa buhay ko. Ayun. Sobrang happy lang po kasi ako na yun, na-take na yung mami niya. Sa mga taong malapit ko sa akin, sa mga tao na ano po mabibigla. So, yeah. Alam ko maging happy po kayo sa akin. And, alam ko naman na yung iba sa inyo, gusto na rin na magka-anak talaga ako. So, maraming salamat sa inyo. Sana patuloy niyo pa rin po supportahan ng mga vlogs ko. Kasi kahit po yung preggy na si Ateng, patuloy pa rin naman po yung pag-work natin dahil na maliit pa naman po ang baby ko. Dahan-dahan lang din sa work. Siyempre, ayoko din naman mapagod or ma-stress. Pero patuloy pa rin po ang mga tutorial blog questions ninyo. And lagi ko pa rin naman po sinasagot basta alam ko. Ayan. Patuloy pa rin naman yung vlog natin. So, keep watching lang lagi. So, keep supporting my YouTube channel ng Kabida. And then, yun, patuloy lang po yung pag-tutorial natin. Ayan. Personal vlog, mga tutorial vlogs, or something like that. Maraming salamat, Kabida, sa lahat na sumusubaybay kay Ate Press. So, till next video, Kabida. So, ito, siguro weekly na tayong magkakaroon ng vlog. So, maraming salamat, Kabida, ulit. God bless everyone. Bye-bye.